mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Maiyadayad nga hapon sa mga Aklanon, maayong hapon sa mga taga Cebu at Davao, mayapagat panapon sa mga Kapampangan at Diyos tapugakngaw sa mga Ibanag. Magandang hapon Pilipinas! Narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Bagyong Julina patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Asian Terminals Incorporated pansamantalang ipinagbawal ang paglalayag ng sasakyang pandagat sa Batangas Port. Dalawa patay, siyam sugatan sa salpukan ng van at SUV sa Bao, Camarines Sur. Wow. Tatlong daang puno ng nara itinanim ng mga tauhan ng PNP sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa detalye ng ating mga balita ni Yanig, ng magnitude 4.7 na lindol ang Davao Occidental. Ayon sa PBOX, naramdaman ang naturang pagyanig kaninang alas 10:29 ng umaga. Natukoy ang sentro ng lindol sa layong 152 kilometro sa timog silangan ng Jose Abad Santos. Tectonic ang pinagmula ng pagyanig na may lalim na 14 na kilometro. Wala namang napaulat na napinsala sa naturang lindol. Samantala, muli namang niyanig ng lindol ang Naval City sa Biliran kasabay ng pananalasa ng bagyong Julina. Si Vanessa Abangan sa detalye. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Julina sa probinsya ng Biliran ay muli namang niyanig ng lindol ang lungsod ng Naval alas 6:16 ng umaga. Ayon sa datos na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, ang nasabing lindol ay may magnitude na 3.1 at ang epicenter nito ay ang lungsod mismo ng Naval Biliran na nakaranas ng intensity 2. Wala namang damages at aftershocks ang naitala. Matatandaang noong araw lamang ng Biyernes, September 3, ay niyanig din ng dalawang magkakasunod na lindol ang bayan ng Naval. Mula rito sa Naval Biliran, para sa Eagle News, Vanessa Abangan, we live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, ilang motorista ang napilitang lumusong sa baha sa bayan ng San Miguel sa Zamboanga del Sur. May detalye si Eric Bachelier. Pinagtulungan na lang ng ilang kabataan ito ang isang motorsiklo na halos hindi makatawid sa malakas na tubig baha sa bayan ng San Miguel, Zamboanga del Sur. Ilang motorista din ang sumubok na tumawid at ilan naman ay pinahupa muna ang baha. Umapaw sa daan ang tubig baha mula sa palayan San Hinari ng malakas na buhos ng ulan na nagtagal ng ilang oras kahapon. Naglabas naman ang paalala ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na maging alerto sa susunod na mangyayari dahil umano posible bing magkaroon ng landslide at pagbaha sa ilang parte ng probinsya. Nakabang naman ang PDRRMO sa mga pangyayari sa probinsya at inaasahan na mabibigyan agad ito ng responde. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Samantala, sinalantari ng bagyo ang ilang bayan. Sa Masbate, nagresulta naman ito ng kawalan ng kuryente at pagbagsak ng mga puno na humambalang sa mga kalsada. May detalye si Dison Diaz. Bumugso at humagupit ang bagyong Julina sa ilang bayan ng Masbate kaninang madaling araw ng September 7, 2021. Malakas na hangin ang dala nito at inaasahan sa loob ng 18 oras. Kaya naman, nang manalasa na ito ay ilang mga puno ang natumba, humarang sa daan at tumama sa ilang linya ng kuryente, dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin ilaw at supply ng kuryente sa bahaging ito ng Masbate, partikular na sa bayan ng Katingan. Agad namang rumisponde ang rescue team ng lokal na pamahalaan na pinangungunahan ng MDRRMO, PNP at BFP. Sa kasalukuyan ay ramdam pa rin ang bugso ng hangin sa bahaging ito ng Masbate. Samantala, wala pang datos ng pagtataya kung may mga nasaktan, nasawi
at ng pinsalang dulot ng bagyong Jolina. Mula sa Katayngan Masbate, para sa Eagle News, Dison Diaz, we live in interesting times. Sa ating paring tampok na balita, pansamantalang ipinagbawal ng Asian Terminals Incorporated ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat sa Batangas Port dahil sa panganib na posibleng idulot ng bagyong Jolina. May detalye si Gads Rodelas. Matapos na itaas ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, hindi na pinayagan ng Asian Terminals Incorporated o ATI na makapaglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat buhat sa Batangas Port. Kansilado na ang biyahe ng mga barko ngayong araw dahil sa panganib na maaaring idulot ng bagyong Jolina. Pinakausapan din ng pamahalang lokal ng Batangas City ang mga biyahero at pasahero na huwag na munang magtungo sa Batangas Port upang hindi sila ma-stranded. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa eastern portion ng Batangas, kabilang ang Santo Tomas City, Tanawan City, Lipas City, Batangas City, Ibaan, Rosario, Padre Garcia, San Juan, Taisan, Lubo, Malvar, Balete, Mataas na Kahoy, Cuenca, at Bayan ng San Pascual. Mula sa Batangas para sa Eagle News, Gads Rodelas, we live in interesting times. Mantala, pinalawid pa hanggang sa September 12 ang ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Tuguegarao City. May detalye si Nel Ramos. Muli pinalawig ng isang linggo o pitong araw ang ECQ sa lungsod ng Tuguegarao. Simula September 6 hanggang September 12, 2021, hiniling ng 8 City Council ng Tuguegarao kasama ang transportation group at business sectors sa pamahalang panglalawigan na ibaba na sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod. Subalit ang naging rekomendasyon ng pamahalang panglalawigan sa RIATF ay i-extend ang lungsod ng Tuguegarao ng 14 na araw sa ECQ dahil sa patuloy na pagdami ng active cases at nasasawi sa COVID-19 sa syudad na pagdesisyonan ng Regional Interagency Task Force na mamalaging isailalim sa 7 na ECQ status ang Tuguegarao kasama ang rekomendasyon na granular lockdown sa mga apektadong barangay. Samantala, palalawigin din hanggang September 13 ang ECQ status sa Bayan ng Baggao. Matatandang ang lungsod ng Tuguegarao at Bayan ng Baggao ang nangunguna sa may pinakamataas na bilang ng active cases ng COVID-19 sa buong Cagayan. Mula dito sa Tuguegarao City, Nel Ramos para sa Eagle News. We live in interesting times. Sa ating pa rin mga balita, pansamantalang sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Mandaon, Masbate ang mass gatherings bunsod ng tumataas na kaso ng COVID-19. May detalye si Ems Kahuraw. Nakapagtala ng 132 na panibagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Masbate, 44 sa Masbate City, 23 sa Kawayan, 19 sa Milagros, 11 sa Aruroy, 9 sa Katayngan, 8 sa Baleno, 6 sa Dimasalang, 3 sa Palanas, 3 sa San Jacinto, 2 sa Mobo, 1 sa Batuan, 1 sa Mandaon, 1 sa Monreal at 1 sa Uson. 31 naman ang naitala na gumaling. Sa ngayon ay 1,127 ang kabuuang bilang ng aktibong kaso. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang pagbabakuna dito sa Masbate. Sa Barangay Kinamaligan ay isinagawa na ang second dose vaccination ng Sinovac at first dose naman sa Masbate City ng mga nakaschedule sa araw na ito. Marami pa rin ang nagpapalista na nagnanais mabakunahan, lalo na ngayon na lumolobo ang bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Mula sa Masbate, para sa Eagle News, Ems Kahuraw. We live in interesting times. Ikinababahala naman ng mga residente sa bayan ng Nasugbo ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Nasugbo sa Batangas. May detalye si MR De La Vega.
Kabilang ang bayan ng Nasugbu sa mga lugar sa Batangas na nasa ilalim ng high-risk category dahil maraming kaso ng COVID-19. Nababahala na mga mamamayan sa nasabing bayan dahil sa mabilis sa pagtaas ng mga nagpopositibo sa iba't ibang barangay. Ang barangay Bilaran ang may pinakamataas na bilang ng may kaso ng COVID sa nasabing bayan. Kung kaya't nagsagawa ng pagdidisinfect sa mga barangay, lalo na sa mga may mataas na porsyento ng COVID-19. Marami na rin ang mga napinsalang pamilya dahil sa nawala ng mga mahal sa buhay. Halos wala na ding espasyo ang mga ospitalang bayan, pampubliko man o pribado, kung kaya't patuloy ang paalaala ng mga otoridad na maging maingat at sundin ang health and safety protocols. Mula sa Batangas, para sa Eagle News. Mula po sa Batangas, para sa Eagle News, MRA de la Vega. We live in interesting times. Samantala na itala naman sa probinsya ng Abra ang kauna-unahang kaso ng Delta variant. Pinalawig naman hanggang sa Setyembre 17 ang enhanced community quarantine sa lalawigan. Si Erica Fernandez sa detalye. Kaalinsabay ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay naiulat na ang unang kaso ng Delta variant sa probinsya ng Abra na kinumpirma ni Governor Joy Berno sa isinagawang press conference via live streaming. Ang nasabing positibo sa Delta variant ay isang 65 taong gulang, lalaki, residente ng Danglas, Abra. Nasabing ang pasyente ay negatibo sa kanyang RT-PCR bago pa ma-admit sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Batac City noong July 22 dahil sa spinal cord injury. Sa kanyang ikalawang RT-PCR bago ma-discharge ay positibo, dahilan upang isagawa ang genome study sa specimen, at noon nga ay kinumpirma ng DOH region na positibo ang resulta sa Delta variant. Kaugnay nito ay idineklara ni Governor Joy ang extension ng localized enhanced community quarantine na 10 araw mula Setyembre 7 taong kasalukuyan dahil sa patuloy na nadaragdagan ang bilang ng kasong COVID-19. At hard lockdown naman ang munisipyo ng Danglas para sa maisagawa ang contact tracing. Gayon din na nananatili pang hard lockdown ang bayan ng Lagayan, Abra. Nilinaw niya na ang hard lockdown ay no movement. Para naman sa mga under-localized ECQ na mga munisipyo ay kinakailangan ang ECQ pass o white pass maging ang company ID sa paglabas ng tahanan. Ayon naman sa nalalapit na pasukan ay nakadepende pa sa ipapakitang plano ng DepEd Abra sa task force. Mayroong kabuuang 614 na active cases ang probinsya ng Abra at 90% na ang tumanggap ng first dose vaccination mula sa 11 na munisipalidad. Kaya naman nananawagan ang lokal ng pamahalaan na patuloy sundin at isagawa ang minimum health protocols. Mula sa probinsya ng Abra, para sa Eagle News, Erica Fernandez, we live in interesting times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net25. Tuloy tayo sa ating mga balita. Alamin naman natin ang iba pang mga balita mula kay Donna Canyeba ng Radyo Agila, DXLW. Maraming salamat, Marie.
Dalawa ang nasawi. Siya mangdinala sa ospital sa banggaan ng dalawang sasakyan sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Sa ulat ng Baaw Municipal Police Station, alas 3:30 ng umaga kahapon, sa bahagi ng Diversion Road na sakop ng Barangay San Jose, Baaw, nang magkasalpukan ng isang van at SUV na naging rason ng maagang kamatayan ng driver ng SUV at ng isa pa sa kanyang pasahero. Napagalaman na habang binabagtas ang northbound portion ni Jomar Ofong, nasa tamang edad at residente ng Barangay San Isidro, Quezon City, ang isang van SAM na may plakang 5737 na pumasok at sinalubong, kaya nagresulta ito ng head-on collision ng isa pang SUV. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang driver ng SUV na si Mario Takalan at ang kanyang pasahero na si Ellie Bongay. Sugatan naman ang driver ng van at ang kanyang pasahero na sina Joan Tortola, Genevieve Pariño, Gelso Odal, Catherine Nablo, Jocelyn Banyes, Jennifer Todo, Leo Mancho, Jessiel Marie Kiram, John Mark, na agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital sa lungsod ng Iriga. Mapapansin na sa loob ng isang taon, ilang aksidente na ang nangyari sa Baaw-Nabwa Highway na nagresulta ng kamatayan ng mga biktima. Sa Naga City naman, Naga City Mayor Nelson Legacion nagpalabas ng memorandum circular dahil sa banta ng bagyong Julina. Nagpalabas ng memorandum circular ang alkalde ng Naga City kaninang umaga kung saan kaugnay ito ng gagawing paghahanda at precautionary measure ng lungsod sa posibleng maging epekto ng bagyong Julina. Agad namang kinansela ang pasok ng lahat ng antas o anumang uri ng learning modality ngayong araw dahil sa paparating na bagyo. Bukod pa dito, hanggang alas 12 lang kaninang tanghali ang pasok ng mga opisina sa gobyerno, maliban na lang ang mga ahensya na kinakailangan ang serbisyo sa panahon ng kalamidad. Pinapayagan naman hanggang ikalima ng hapon o kaninang ikalima ng hapon ang operasyon ng mga pribadong tanggapan sa lungsod ng Naga. Samantala, sinuspindi rin na pamahalang lokal ng lalawigan ng Camarines Sur ang pasok sa opisina at klase sa lahat naman ng antas, kahit ang online classes bilang paghahanda sa inaasahang pagtama ng bagyo sa lalawigan. Batay sa ipinalabas na Memorandum No. 2 ni Governor Mix Villapuerte, hindi na rin pinapayagan ang biyahe ng mga sasakyang pandagat maging ang pangingisda sa katubigang bahagi ng lalawigan. Samantala, 17 taong gulang na buntis kabilang sa naaresto sa umanay drug den sa Naga City. Dadakip ng mga operatiba ang 11 taong gulang na buntis kasama ang 5 iba pa sa lungsod ng Naga sa operasyon ng pinagsamang puwersa ng mga tauhan ng Pideya Camarines Sur, Pideya Catanduanes, Pideya Masbate, Pideya Camarines Norte sa pamumuno ni Pideya Agent Mark Anthony Viray, Provincial Officer at PNP Naga, nitong nakaraang ikalima ng Setyembre taong kasalukuyan, alas 8:15 ng gabi sa Zone 2 Barangay Tabuco, Naga City. Ito ay sa pamamagitan ng visa ng search warrant kung saan bumugad sa mga operatiba ang humigit kumulang 122,400 pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu na nakasilid sa 13 pakete ng selyadong transparent plastic. Bukod dito, nakumpiska rin ang samutsaring aparato sa paggawa ng droga, isang gunting, 3 lighter at 1 unit ng cellphone. Nadadan rin ng mga operatiba sa naturang lugar ang 6 na sospek kabilang ang mag-asawang sina Danilo Julia, 46 na taong gulang, at si Jessica Julia, 42 taong gulang, maging ang minor de edad nilang anak. Ang iba pang naroon na kinilalang sina Charlie Chavez, 48 taong gulang, Gary Rodriguez, 46 na taong gulang, Alan Julia, 35 taong gulang. Samantala, ang nasabing sospek ay sumailalim naman sa medical examination bago tuluyang ipiniit sa kulungan habang inihahanda ang kasong kaharapin ito na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang mga pangunahing balita na nakalap dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Ako si Donna Canyeba, balik sa iyo, Marie. Maraming salamat, Donna Canyeba.
Samantala, sa iba pa nating mga balita, sa ating pagbabalik. Sa weekdays prime ng Net 25, ang mga balitang pumapagaspas ihahatid sa atin ni Emma Tiglao, Eli Saludar at Vic De Leon Lima sa mata ng Agila. Tatalakayin mga pangunahing balita sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net 25. Samahan si Weng De La Fuente sa Balitalakayan. At alamin ang mga balita saan mang panig ng mundo. Hatid sa atin ng Eagle News International. This is your weekdays prime. Handog sa inyo ng Net 25. Kumanta, sumaya tayong lahat. Kaya saya-saya. Ang trabaho naman talaga ng maritime group ng PNP is to enforce the maritime law. Tayo lang yung stricto, pero in other parts of the country, pwede na naman ang tourism. Definitely, we are ready to respond to a possible smite. Sapagkat ang aming intensyon ay makatulong lang sa mga tao na wala talagang magamit na gamot. 92 voted for this resolution, which will make it stronger, calling on the Justice Department to come up with more stringent ways to be able to avert these hate crimes against Asian Americans. Mas marami po tayong magagamit ngayon na mga tools or mga equipment. Maraming salamat, Weng, at sa buong puwersa ng Balitalakayan, no, sa pagkakataong ito. Tatalakayin ang mga pangunahing balita live sa Teleradyo ng Net 25 at Radyo Agila DCEC 1062. Kasama si Weng De La Fuente sa... At itong Balitalakayan, we live in interesting times. Hello there. Imagine Demi got the virus, and she infected two more. And those two infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Demi stayed at home? Then those two wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi na muna tatanggap ng pasyenteng may COVID-19 ang Rizal Provincial Hospital Annex matapos umabot sa full capacity ang kanilang COVID-19 wards. May detalye si Prisco Marquez. Sa nagpapatuloy na pagtaas na bilang ng mga positive sa sakit ng COVID-19 dito sa bahay ng Binongon ng Rizal, ay hindi na muna makatatanggap ng mga bagong pasyente ang Rizal Provincial Hospital Annex sa mga kaso ng COVID-19 matapos mapuno ang mga ward nito para sa COVID. Inanunsyo ng ospital noong Linggo, September 5, 2021, na sumobra na ang kapasidad ng kama sa kanilang intensive care unit o ICU, emergency room at COVID-19 ward dahil sa mga dumating na severe at critical cases. Ang Rizal Provincial Hospital Annex ang tanging pampublikong ospital sa bayan ng Binongon ng Rizal. Bago pa ito, pansamantala na ring itinigil ng ospital ang OPD check-up services nito dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga nagkaka-COVID sa bayan ng Binongonan. Mula po sa bayan ng Binongon ng Rizal, Prisco Marquez, we live in interesting times. Sa iba pang balita, sa Samal Island, isang barangay kagawad ang naaresto dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. May detalye si Noreen Igonia.
Hima sa rehas ngayon ang barangay Kagawad sa Island Garden City of Samal matapos itong mahuli na nagbibenta ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Katuwang ang mga tauhan ng Island Garden City of Samal Police Station sa puro 4 barangay Kamudmud, Babak, Igakos. Nakilala ang suspect na si Kagawad Alan Ahos Cuberos, 51 anyos, at kasalukuyang nanunungkulan bilang Kagawad sa nabanggit na barangay. Sa inisyal na investigasyon, isang PDEA agent ang nagpanggap na buyer ng suspect nang akmang tanggapin na niya ang March money na ginamit sa pagbili. Agad siyang hinuli ng mga otoridad. Nakumpiska sa kanyang posesyon ang dalawang malalaking pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa 6,000 pesos ang street value at meron pa itong 4 na maliliit na sachet. Nasa kustudiya na ng Igakos PNP ang arestado habang isasampa ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Mula rito sa Davao City para sa Eagle News, ako si Noreen Igonia. We live in interesting times. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang most wanted sa kasong attempted murder sa Nueva Ecija. 4 na iba pa ang naaresto sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon ng pulisya. May detalye si Gabriel Angelo. Naaresto ng Kabanatuan Police Station ang provincial most wanted person. Isang 32 taong gulang na lalaking kinilalang si Roldan de la Cruz, residente ng Barangay 5, Kabanatuan City. Nahuli ang suspect sa Barangay Santo Tomas, Aliaga, Nueva Ecija sa kasong attempted murder. Samantala, huli ang 3 tulak ng droga sa hiwalay na operasyon sa San Leonardo, Gapan at Kabanatuan. Humigit kumulang na 16,900 pesos ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa anti-illegal drug campaign. Habang sa Barangay de Carma, Kabanatuan, Nueva Ecija ay nahuli ang isang 40 gulang na lalaking nagbebenta ng ilegal na sigarilyo. Bistado ang 45 rim ng ilegal na 2 moon na sigarilyo na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Sinampahan na ang suspect sa paglabag sa RA 8293 o Intellectual Property Rights Code of the Philippines. Mula sa San Leonardo, Nueva Ecija para sa Eagle News, ako si Gabriel Angelo and we live in interesting times. Sugatan ng 3 katao matapos sumalpok ang isang motorsiklo sa multicab sa bayan ng Libak sa Sultan Kudarat. May detalye si Ariel Pedernal. 3 ang naging sugatan sa nangyaring banggaan sa Sitio Tipolo, Barangay Basak, bayan ng Libak, Sultan Kudarat. Pinangalanan ang mga biktima na sina Jam Gadalon, 21 taong gulang, driver ng motorsiklo, Nino Dimayog at Mylon Palimbang, kapwa mga angkas nito at parehong residente ng Sitio Ibi, Basak, Libak, Sultan Kudarat. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Libak, habang binabaybay ng motorsiklo ang palikuliko at pababang bahagi ng kalsada ng Provincial Road, ay inamin ng angkas nito na matulin ang kanilang takbo at sa hindi inaasang pangyayari, ay biglang nagulat ang driver ng motorsiklo nang may nakasalubong siyang multicab sa isang blind curb na bahagi ng kalsada at ito ang sanhi ng kanilang banggaan. Ayon naman sa driver ng multicab na si Patricio Landa Sabal, sinikap niyang iwasan ang motorsiklo ngunit sa bilis ng takbo ng motorsiklo ay wala itong magawa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon kung sino ang dapat managot sa nasabing aksidente. Mula rito sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat, para sa Eagle News, Ariel Pedernal, we live in interesting times. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ang seguridad sa mga lugar na may away politika sa Lanao del Norte. May detalye si Richard de la Cruz. Nag-ikot ang pamunuan ng Regional Mobile Force Battalion para maiwasan ang gulo at patayan sa mga lugar na may mainit na away politika kapag papalapit na ang halalan. Pinuntahan nila ang iba't ibang lugar sa Northern Mindanao maging sa Lanao del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Mod Bin Kair, Manguntara Deputy Commander ng 10 OPIP Maniober Company, payapa ang buong Lanao del Norte. Nagdagdag na rin sila ng mga tauhan sa mga lugar kung saan malimit magkaroon ng patayan kapag papalapit na ang halalan. Dahil layunin ng pulisya na maging mapayapa ang buong Northern Mindanao sa papalapit na eleksyon. Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang police operation laban sa may hawak na illegal na armas. Dito sa aming territory, sa aming mga kapulisan ay pinapahingin namin aming
security dito, lalo na ito ay malaking syudad. Yung sa unit namin there, bawat boundary dito sa Iligan City at saka Lanao Norte is may nakalatag kami mga kapulisan there. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Sa iba pang balita, isang tangke ng krudo naman ang nagliyab sa Binyan City, Laguna. May detalye si Arnel Aleroso. Isang sunugan ang ginap sa Escuete Street, Wawa, Barangay Malabaan, lungsod ng Binyan City, Laguna. Ayon sa mga responding City Marshal, bandang alas 12:30 ng hapon, nang itawag sa kanila ang nagaganap na sunog. Mabilis na maramusponde ang iba't ibang fire truck ng barangay, Binyan Bureau of Protection at mga fire volunteer. Ayon kay Mr. Sumiling na City Marshal, sinasabing nagsimula ang sunog. Nagsimula po yung sunog nung hinahukay po yung tangke. Ang balak po atang gawin sa tangke, chap-chapin. Hinirap po nila ng acetylene, kaya nagliyab. Yun po, hindi na na-control, tumawag lang po ng bumbero. Agad naman na pula ang apoy ng mga pamatay sunog. Wala naman na damay na bahay o nasaktan sa nangyaring insidente. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Binyan Bureau of Protection sa lugar. Mula sa lalawigan ng Laguna, para sa Eagle News, ako si Arnel Aleroso. We live in interesting times. Sa iba pang mga balita, nagpapatuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng ECQ ayuda sa Maribeles, Bataan. May detalye si Larry Biscocho. Tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng LGU Maribeles, Bataan sa financial assistance mula sa national government para sa low-income families at individual kaugnay sa pagsasailalim ng national IATF sa Bataan sa enhanced community quarantine noong Agosto 8 hanggang 22, 2021. Sinimulang ipamahagi ang nasabing cash ayuda noong September 1, 2021 sa pangunguna ng tanggapan ni Mayor Jocelyn Castañeda at ng MSWD kung saan naging mahigpit naman ang inilatag na seguridad ng PNP Maribeles at Public Safety Office. Base sa guidelines, 80% ng populasyon ng bawat barangay ang dapat na makatanggap ng cash ayuda mula 1,000 bawat individual at may maximum amount na 4,000 bawat pamilya. Sinabi ni Mayor Jocelyn Castañeda na nagtalaga sila ng barangay and municipal grievance and appeal committee para sa agarang pagtugon sa mga katanungan at reklamo ng mga pamilyang wala sa listahan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay. Sinabi pa rin ni Castañeda na sinulatan niya ang sangguniang bayan ng Maribeles na i-realign ang 50% ng pondo sa pagbili ng bakuna o 25 million para magamit na karagdagang financial assistance para naman sa 20% sa bawat barangay na hindi nakatanggap ng cash ayuda matapos umapila ang ilang barangay. Dagdag pa ni Castañeda, hindi ipinasa ng sangguniang bayan ang kanyang urgent request letter. Sinabi naman ni Municipal Councilor Angel Sunga na hindi nireject ng sangguniang bayan ang request letter ni Mayor Castañeda bagkos ay gusto rin nilang i-realign ang nasabing pondo para sa hazardous pay ng mga frontliner at sa nasabing financial assistance. Subalit sinabi ng Municipal Accounting Office sa committee hearing na ipinatawag ng sangguniang bayan na hindi maaaring i-realign ang nasabing trust fund. Nanawagan naman ng LGU Maribeles sa mga barangay na hindi pa nakakapagsumiti ng mga listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo upang mapabilis ang pamamahagi ng cash ayuda. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. Samantala, na sa mahigit 2,000 small business owners ang tumanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 sa Davao City. May detalye si Noreen Igonia. Aabot sa 2,716 ng mga maliliit na negosyante sa Davao City ang nakatanggap ng Livelihood Assistance Grant o LAG mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 na pinangunahan ni Regional Director Raquel Nunez sa pakikipagtulungan na rin sa City Social Welfare Services and Development Office o CSWDO na pinangunahan naman ni Attorney Marlisa Gallo. Baka sa mukha ng mga nabigyan ang saya sa financial assistance na kanilang natanggap sa People's Park noong Biyernes.
Layunin ang programang ito ng DSWD na matulungan ang mga small business owners o mga nagtitinda ng iba't ibang produkto at serbisyo na lubos na naapektuhan ng pandemya. Kailangan lamang nilang kumpletuhin ang mga hinihinging dokumento. Ang lahat ng mga kwalipikadong individual ay nakatanggap ng 10,000 pesos bawat isa sa kanila. Mula rito sa Davao City para sa Eagle News, ako si Noreen Igonia. We'll live in interesting times. Isang bloodletting activity naman ang inilunsad ng iba't ibang grupo sa Imus City. Si Catherine Reyes sa detalye. Isinagawa ang bloodletting activity sa isang mall sa Imus City na may temang Dugo Mo, Buhay Ko sa pakikipagtulungan ng Rotary Club of Imus, Inner Wheel of Motia, Solid Cavite Life-Changing Presidents, Dugong Alay Dugtong Buhay Inc. at City Government of Imus. Isa si Raymond Coracho, 35-year-old, sa mga security guard ng mall na may 12-hour duty ang nagpaalam sa kanilang head officer para payagan na maging donor. Ito ang ikalimang beses niyang magbibigay ng dugo na masusing dumaan sa physical examination at blood pre-testing. Ayon kay Christian Kizon, Watwogs Cavite Rider President, bilang private volunteer member ng DepEd Imus City Eagle Riders o DISER, karamihan sa kanilang grupo ang magdodonate ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan. Mahigpit na ipinapatupad ang health protocol sa loob ng mall at maging sa venue. Sa katunayan, may mga security guard na umiikot para paalalahanan sa physical distancing. Ang mga indigent citizen ang siyang recipient ng programa lalo na ngayong pandemya. Mula sa Imus City, Catherine Reyes, Eagle News. We live in interesting times. Nagsagawa naman ang Barangayanihan Feeding Program ang mga tauhan ng pulisya sa bayan ng Bangingi sa Sulu. May detalye si Edwin Panis. Nagsagawa ang Bangingi Municipal Police Station ng Barangayanihan Feeding Program sa bayan ng Bangingi, probinsya ng Sulu. Gamit ang isang kariton para mag-ikot at mamahagi ng libreng lugaw sa mga residente na nakatira sa Barangay Luok Poblasyon, lalo na sa mga bata. Layunin sa nasabing programa na mabigyan ng masustansyang pagkain ang mga kabataan sa nasabing barangay. Laking pasasalamat ng mga residente sa naturang lugar sa kanilang natanggap na libreng lugaw at masustansyang pagkain, lalo na patuloy pa ang pandemyang nararanasan natin dala ng COVID-19. Para sa Eagle News, Edwin Panes, will live in interesting times. Sa iba pang balita, aabot sa 300 punlan ng puno ng nara ang itinanim ng mga tauhan ng PNP sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. May detalye si Cheryl Antonio. Nagsagawa ng tree planting ang mga tauhan ng Municipal Police Station ng Pinamalayan sa Barangay Maningkol, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Nasa 300 binhi ng puno ng nara ang naitanim sa nasabing komunidad. Maliban sa mga PNP, kasama ring nagtanim ang mga barangay officials at mga miyembro ng Porpis. Ayon kay Honorable Judith Pidibelen, barangay captain, layunin ng programa na makatulong upang maiwasan ang pagguho ng ating kabundukan o ang pagkakaroon ng landslide. Aniya, ang ganitong pangyayari ay siguradong makakaapekto sa maraming buhay at kabuhayan ng mga naninirahan sa barangay. Na isang advocacy namin ay sana dumating ang pagkakataon na ang aming barangay Maningkol ay maging capital city, Nara capital, tinatawag nating capital city of Nara. So hindi man ito makita sa buong mundo, kahit dito sa Oriental Mindoro ay ang aming barangay ay makita maraming nakatanim na puno. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro correspondents. Para sa Eagle News, Cheryl Antonio, we live in interesting times. Upang matiyak na nakasusunod sa safety and health protocols, ang mga residente 24 oras ay nag-iikot ang mga opisyal ng barangay para mapaalalahanan ang mga residente. Si Kat Dimasakat sa detalye. Ang isa sa mga hakbang na ginawa ng mga barangay officials dito sa Barangay Payumpon, Bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro, ay ang pagpapaalala sa mga tao na laging sundin ang health and safety protocols. 24 oras ay may mga nakatalagang barangay officials sa mga kalye upang magpaalala sa mga tao na laging magsuot ng face mask
at sawayin ang mga lumalabag sa health protocols. Ayon sa barangay kagawad na si Ginoong Carnel Tinamisan, mahalaga ang laging magpaalala sa tao uol dito bilang proteksyon sa kanila laban sa COVID-19. Kasi nakikita namin na talagang yung mga tao ay pag nakikita po nila na medyo maluwag na, eh nalilimutan na po nila yung face mask at yung face shield. Ngayon po, eh pag nakakaramdam na naging sick, yun po ulit. Kaya po parang laging, ang barangay po lagi ay dapat lagi magpaalala para po hindi na pumalag sa yung virus. Alas 8 ng gabi ang curfew hour na pinapatupad ng LGU dito sa bayan, na malaki ang naitutulong upang lalong mag-ingat sa nasabing karamdaman. Mula dito sa bayan ng Mambura, Occidental Mindoro, para sa Eagle News, ako si Kat Imasakat. We live in interesting times. Para mahikayat pa ang maraming residente na magpabakuna sa bayan ng Bacolod, Balawi, Lanao del Sur, pinangunahan mismo ng alkalde kasama ang kanyang pamilya ang pagpapaturok ng bakuna kontra COVID-19. May detalye si Jeffrey Lumaktod. Pinangunahan mismo ng pamilya ng alkalde ang pagtanggap ng bakuna sa bayan ng Bacolod, Kalawi, sa Lanao del Sur para na rin sa panghikayat ng ilang senior citizen na magpabakuna. Kami po ang unang nagpapabaksin. Lahat ng pamilya, kumanganan po. Kami po lahat ang nagunang nagpabaksin. Diyan mo nabaksin? Sa una, ang dumating sa amin ay sa Ilubac. So sa pangalawang pull-out nila, dumating yung sa Ilubac at sa Astra at sa GC. So ito naman ang dumating sa amin, Astra at sa Moderna. Yung mga sa amin dito, may mga adverse effect, pero itanagay natin sa mga 1% to 2%. Iba't ibang mga bakuna na rin ang dumating sa naturang bayan upang ipaintindi nila ng LGU sa mga mamayan na huwag mamimili ng bakuna dahil ito naman ay ligtas sa lahat. Nakiusap din ang alkalde na huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news sa halip ay tumulong sa kampanya ukol sa res bakuna. Mula dito sa bayan ng Bacolod, Kalawi, sa Lanao del Sur, para sa Eagle News, Jeffrey Larlumacton, we live in interesting times. Samantala, patuloy din ang isinasagawang vaccination contra COVID-19 sa bayan ng Mabini sa Pangasinan. May detalye si Kyra Bitonyo. Patuloy na isinasagawa ng bayan ng Mabini ang pagbabakuna sa mga residente mula sa iba't ibang barangay. Katuwang ang kapulisan ay mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols dito sa nasabing pasilidad tulad ng pagsusot ng face mask at social distancing. Ayon kay Dr. Justo M. de Guzman III, Municipal Health Officer ng Bayan ng Mabini, ang kasalukuyang kategory na binabakunahan ay nasa Category A1 hanggang A4, na kung saan kabilang ang mga healthcare workers, economic frontliners, senior citizens, and people with comorbidities. Sa kasalukuyan, ang tinatanggap ng mga residente ay first dose ng Sinovac. Muli ring ipinapaalala sa mga tagabayan ng Mabini na upang mapabilang sa mga babakunahan ay kailangan muna nilang magparehistro sa kani-kanilang barangay upang maisama sa master list ng mga babakunahan. Panawagan pa ng Municipal Health Office sa mga residente na huwag katakutan ang pagbabakuna sapagkat maliban sa ito'y libreng matatanggap mula sa gobyerno, makatutulong pa ito na mabawasan ang tsansa na mahawaan ng nasabing virus. Para sa Eagle News, Kyra Bitonyo, we live in interesting times. Ilang senior citizens ang nakatanggap na ng kumpletong bakuna sa Bungabong Oriental, Mindoro. May detalye si Hanilyn Tulyao. Tuloy-tuloy na isinasagawa ang COVID-19 vaccination program dito sa Bungabong Oriental, Mindoro upang mabakunahan ang 300 senior citizen o nasa uring A2. Umaga pa lang ay dinagsana ng mga senior citizens mula rito sa bayan ng Bungabong ang Magdalena Suyun Memorial School upang tanggapin nila ang kanilang second dose ng Sinovac vaccine. Ang isa sa mga nagtungo sa dakong ito ay si Lola Primitiva Cubos kasama ang kanyang pamangkin na si Rosita Cruz na nagsikap umila kahit mainit ang lagay ng panahon, makumpleto lamang ang kanyang bakuna.
Ang pagbabakunang ito na programa ng pamahalaan ay patuloy na isinasagawa upang makamit ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang herd immunity laban sa sakit na COVID-19. Kahapon ay nauna ng bakunahan ng first dose ng Sinovac vaccine ang 300 mga guro mula dito sa Bungabong bilang paghanda naman nila sa nalalapit na pasukan sa paaralan. At ang isa nga sa mga napasama sa nabakunahang guro ay si Teacher Mabel Bly. Ito nung na-realize ko, nakasama ako sa master list ng tuturukan, siyempre excited ako, though kinakabahan, pero sabi ko nga, mahirap maging pasyente ng COVID-19, mahirap yung pinagdaanan, kaya go tayo sa vaccination. Pagkala ng lokal na pamahalaan para sa mga hindi pa nabakunahan ay agad na magparehistro sa mga barangay na kinabibilangan upang maikaayos ang schedule ng kanilang pagbabakuna. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, pasamang Oriental Mindoro Forest, Panday sa para sa Iganit, Panday sa Liao, Winnie, in interacting time. Sa iba pang balita, pinasinayaan na ang Balay Silangan sa Ilagan, Isabela. Ito'y umano ang magiging pansamantalang tirahan ng drug surrenderies. Si Erwin Temperante sa detalye. Malaki ang papel ng komunidad sa bawat barangay upang labanan ang ilegal na droga. Ito ang inihayag ni PDEA Region 2 Director Joel Plaza sa isinagawang pagpapasinaya sa Balay Silangan sa lungsod ng Ilagan. Ang barangay drug cleared anya ang isang daan upang tuluyang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa isang komunidad. Kasabay nito, ipinagpasalamat ng PDEA Region 2 ang tulong ng lokal na pamahalaan sa paglaban sa illegal drugs sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga inilalatag na interventions sa war on illegal drugs gaya ng pagtatayo ng Balay Silangan kung saan mayroong matutuluyan ang mga drug offenders na nagnanais muling magbago. Kahit anong huli namin, pag walang intervention na binigay si local government unit, we will fail. Kaya again, Mayor, in behalf of our Director General, ako po'y nagpapasalamat sa iyo and then of course sa City Council for having this initiative or program. Ito po yung missing link, missing piece ng anti-drug war natin. Because of this, because of your support, because of the intervention provided sa mga drug surrenderies natin, we will win. Nasa pangangasiwa ng PDEA ang Reformatory Rehabilitation o Balay Silangan. Nakapaloob rito ang iba't ibang aktibidad at programa upang turuan ang mga drug offenders na makapagbago at maging masunurin sa umiiral na batas sa ating bansa. Magsisilbing pansamantalang tahanan ng mga drug personalities. Natatagal naman ng 30 araw na mayroong in-house reformation sa ilalim ng module at programs ng PDEA. Itong Balay Silangan at saka yung community-based drug rehabilitation program ay napaka-importante dahil sila ay mga tools or sila yung gap na nawawala during habang yung law enforcement agency ay nag-address or nanghuhuli ng supply. Nagpahayag ng buong pagsuporta at pagtulong ang lokal na pamahalaan sa laban ng PDEA kontra illegal na droga na naglalayong maging isang drug-free city ang lungsod. Pinagkalooban naman ng LGU Ilagan ng cash, bigas at personal kit ang nasa 20 drug offenders na sasalang sa reformatory program sa Balay Silangan bilang ayuda sa pamilya na maiiwan ng mga ito. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Muling naglunsad ng Alay Kalinga Extension Program ang ilang opisyal ng Education Department ng Aurora State College of Technology. Si Jenica Fernandez sa detalye. Makaraan lamang ang halos 5 buwan muling nagsagawa ng Acreped with God Perspective ang Aurora State College of Technology Education Department. Nahati sa 3 pangunahing bahagi ang programa. Sa unang bahagi, tinalakay ni Mr. Dave Patrick L. Ruiz ang Stress Alis, a seminar on stress management in the pandemic. Pati na rin ang pangalawang bahagi na Strengthening School and Community Partnerships. At sa 3rd bahagi naman, tinalakay ni Mrs. Carmina Bivalete ang Info Drive Locally Available Friends.
Pinangunahan ng Department Director na si Dr. Rowell G. Olila ang programa na nagbigay bahagi ng opening remarks, kasama ang bagong Extension Coordinator na si Mrs. Rufina I. Talavera na nagbigay bahagi sa Extension Activities Update. Matapos ang talakayan ay nagkaroon din ng open forums or impressions upang marinig ang saloobin at panig ng mga magulang. At sa closing remarks ay binigyang bahagi naman ni Binibining Glenda M. Nan. Isinakatuparan ng naturang programa sa Diego Ortiz Elementary School, Barangay Pingit, Baler Aurora, na tumagal ng halos kalahating araw o may apat na oras. Mula rito, sa Aurora, para sa Eagle News, Jenica Fernandez, we live in interesting times. Muling nagsagawa ng libreng training ang Technical Skills Development Authority o TESDA sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Nanawagan din ng LGU sa mga residente na samantalahin ang magagandang proyekto ng pamahalaan para magkaroon ng dagdag kaalaman at pagkakakitaan. May detalye si Marjun Providencia. Muling pinaigting ng lokal na pamahalaan sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur ang pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga mamamayan na gustong magkaroon ng extra income sa pamamagitan ng mga livelihood programs sa tulong ng Technical Skills Development Authority o TESDA. Dahil dito, matagumpay na naisagawa ang orientation para sa training program ng bread and pastry at small metal arc welding na pinangasiwaan ng alkalde ng bayan. Dahil sa pakikiisa ng local government unit at ng TESDA, marami ang nabigyan ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng maayos na hanapbuhay sa pamamagitan ng iba't ibang training programs na makatutulong sa pag-asenso sa buhay. Panawagan naman ng alkalde ng bayan na si Danilo Taukan, huwag sanang masayang ang ganitong magagandang proyekto ng pamahalaan para sa maayos na pamumuhay. Mula dito sa San Pablo, Zamboanga del Sur, ako si Marjun Providencia. We live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Mary Ochoa. We live in interesting times.